Magluluto po ako ng biko. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng biko. Iba yung paraan ko ng pagbibiko. Hindi katulad ng mga usual na pag ganito, meron ng asukal. Sa akin, hindi. Gagawa ko ng latik, yung kulay brown. Ayan. May sinaing na rin ako ng malagkit. Ayan. Luto na yan. Ayan. Set aside muna siya. Dito muna. Hintayin muna natin magmantika. Yung aking paraan ng pagbibake ko. Ayan. Hanggang sa magmantika siya. Medyo busisi yung process. Pero ito na yung nasanayan kong paraan ng pagluluto ng biko. Matagal po siyang mapanis, promise. Yun palang ginagamit ko doon sa pagsaing ng malagkit ay yung pangalawang piga ng gata. Yun yung ginamit kong pang tubig sa sinaing ng malagkit. Ito siya. Ayan. Malapit na yan. Kapag medyo may mantika na talaga na ano, hihinain mo na yung apoy kasi ayaw nating masunog yung parang latik niya. Diba? So, yan. Ayan, tingnan nyo, nagbubuo na siya, oh. May mantika na, oh, sa gilid-gilid. Diba? Ayan. Ayan, malapit na. Ayan na. May mantika na. Naamoy ko na. Bumabango na siya. Diba? Ayan na. Kita na yung buo. Kailangan mag-brown itong mga white na to. I-brown muna natin sila. Golden brown. Ano naman natin pasunugin. Ayan. Halo lang para hindi didikit. Tapos masusunog. Ayan, nag-brown na yung kawali. Oh. Diba? Ayan. Pag ganyan na ka-brown, ino-off ko na yung apoy ng kalan. Kasi, nagpa-brown na yan siya sa init ng mantika eh. Para hindi siya masunog. Ayan. Off muna. Pag mag-light brown na siya. O, tingnan mo nagiging brown. Ayan o. O, diba? Ayan ang gusto kong achieve sa pagka-brown. Ayoko yung masusunog. Papait kasi. Oh, di ba? Nagbablaw na siya. Ayan. Tatanggalin na natin yan. Tatanggalin na natin ito. Ayan. Di ba? Lalagyan natin sa isang lalagyan. Kasi mamaya, gagamitin natin itong pang-toppings. Iyan yung pang-toppings natin sa ating
Biko. Ayan. Ayan. Off mo na yung apoy nito para hindi masusunog. Bango. Napakabango. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. And then, dito sa mantika na to, dito na natin ilalagay ang ating sinaing na malagkit. Ayan. Ayan. Huwag mo munang buksan yung apoy. Lagay mo muna siya lahat dyan. Lahat ng sinaing na malagkit. Ayan. Isinama ko na rin pati yung tutong. Kasi para hindi masayang. Masarap din yan eh. Ayan. Pagkatapos mo na ilagay yung sinain ng kasaka mo na ilalagay ang asukal. Ayan. Saka mo na ilagay yung asukal. Tansya-tansyang asukal lang to ha. Depende kung anong ilang asukal ang gusto nyo, kung gusto nyo matamis o hindi, mga ganon. Ayan, yan lang muna. Saka natin ngayon, hahaluin. Okay. Kasi let's begin. Ito yung pinakamahirap na part. Ang maghalo. Ayan. Halong mabuti. Para mag-mix yung kanyang oil at saka yung sugar and everything. Haluin lang ng haluin, ng haluin. Hanggang sa mag-melt yung sugar. Ayan. Kailangan to ng ano ba? Sipag. Ay, ano? Lakas. Hanggang sa magkano na talaga. Ito na. Kailangan magiging ganito na yung kanyang texture. Yung magpo-fold na siya. Yung ganyan. Yung makunat na makunat na siya mix. Ayan. Yan, yan. Yung parang magpo-fold na siya. Pwede na to. Parang mag-fold na siya ng ganyan. Diba? Yung mag-ganyan na siya mag-fold. Ayan. Ayan, pwede na yan. Ayan na po. Ang ating biko. Lalagyan na natin ngayon ng toppings. Spread na natin yung ginawang ano natin kanina. Ayan, no? Oh. Ayan na. May toppings na. Ang aking biko. Ayan. Oh. Very nice.